Ang first challenge for the dream house, binuksan na. Players, ang unang round para sa inyong unang dream house challenge ay magsisimula in 3, 2, 1, go! Tuesday na pa na? Tuesday. Akala mo ano? Akala ko para mga Thursday na, Friday. Kasi agad? Oh, soon natin ang weekend. Ganun dapat ang feels every single day. Dapat masaya, di ba? Pag Tuesday or Wednesday, kalagitnaan ng linggo, parang down ka eh. There's just something today. Hump day nga daw. Oo, na parang itong week na to, sobrang magiging woohoo! Wow! Woohoo! May ganon? At woohoo talaga ang grabe yung task na pagdadaanan nila. Ang ganda parang ang ganda yung nakaposas ka tapos yung isa ay susukit mo. Gusto mo bang pinuposas ka, Ibi? Hindi. Maganda sa task. Parang challenging. Ang ganda visually, ang ganda panoorin. At saka yung at stake. At stake. Ikaw, maintindihan ko pa yung gusto mo ay poses eh. Okay. Ha? Di ba ginagawa sa inyo yun palagi? Grabe naman. Ganda ng kulot na si Darl. Ha? Magkikita kasi kami ni Dayanara mamaya. Wow! Ayaw nga pala! Parang this week yata kasi saka sa Thursday si Dr. Vicky Bello makipagkita rin kay Dayanara. Oh. At sa Sunday, nasa ASAP. I love it. Sayaw Nara, oo, abangan ulit natin yan. Ay, talaga malalaking happenings ang nasaksihan kagabi. Isa na nga dyan yung pagbukas ng pinto ni Kuya sa ating Dream Team housemates na makamit ang kanilang dream house. Yung nga sinabi natin kanina. Sobra. Init. Breakfast and breakfast yung tasa breakfast mo. Breakfast lang, oo. Pero mga pamilya, all over the world, kahit yung mga kapamilya VIPs natin dito, welcome to welcome kayo tumambay sa ating online world. Maraming maraming salamat. Taga saan po kayo? Saan? Kansas City. Ang layo na nilakbay niyo, ha? Oo, mga supporters ni Kansas. Yes. Actually, pag-uusapan natin si Kansas at ibang mga housemates maya-maya. Pero karamihan na ating mga housemates, nagpakita ng determinasyon na makuha ang greenhouse. At kayo naman, mga katropamilya, kung determinado namang makuha nyo ang mga latest happenings at ganaps ng ating mga housemates from ng bahay ni Kuya, patuloy lang po yung mag-log on dito na sa www.pinabigbrother.com/livechat para maging updated. Yun! Ayan, at tulad gala na panood natin kagabi, kahit may mga housemates na nagpaubaya, full house pa rin ang laban para sa kanilang unang challenge na mapapanood natin mamaya sa Primetime Vida. Pero speaking of full house din ang mga exclusive scoops na makukuha niyo pag pinalo niyo ang social media accounts na pinag Big Brother na nasa inyong screen ngayon. At para sa competition later, para sa kabuuan ng competition mamaya, ang ating hashtag na gagamitin ay PBB for the Dream House. Number 4, the Dream House. For the Dream House. Oh. Lahat naman talaga yung gagawin natin para sa pangarap, di ba? Maganda yung sinabi dati sa isang reality show, walang personalan, pangarap lang. Saan na yan? Doon sa may mga kumakanta na may umiikot na upuan. Yun. Walang personalan, pangarap lang, laban-laban lang tayo dito. Pero mapapalaban tayo dito sa mga komento ng ating mga pamilya sa online world, especially sa No Filter. Umpisa na natin. Ay! Ay! Ano yan? Yun? May picture mo? Mamaya. Tumi! Ay! Pakita mo yung picture ni Darla. Wait. Yan. Ang ganda mo dyan, Dar. Wala ka... Pati dito wala kang leeg, Darla. Ganda. Ganda mo, Dar. Anyway, dito na sa No Filter, sabi ni Jepoy, one of the best episodes sa PBB, Sacrificial Love. Salute to Edward, kisses, Jindy, and McCoy. Nagpaubaya kasi sila. Pero on the other hand, ay, madami din ang nagsabi na parang, well, si Edward at Kisses naman, hindi sekreto na may kaya talaga mga pamilya nila. So hindi talaga nila ipaglalaban. Pero itong sina Jinry McCoy, madaling sabihin para sa ibang tao na, parang papango naman to. Yung isa ipapanalo para sa kasama, yung isa naman nagparaya sa kasama. Parang nagpapaano lang to, good shot sa mga tao. Pero tingnan natin, syempre lalabas naman
kung sino talaga yung genuine. Si Jinri kasi naiintindihan ko kasi parang di ba mag-isa lang naman siya dito. Tapos may trabaho naman talaga siya. So, kaya tsaka ibang bansa siya nakatira. Oo, di ba? Parang I'm sure meron naman siyang condo na dito. Or... Si Cora, taga ibang bansa. Si Tanner, taga ibang bansa. Bakit sila lumaban? Sabaga. Gusto nila para sa kanila. Kung, sino ba naman ang ayaw magkasariling bahay? Totoo. Oo naman. Kung kayo nasa pwesto ng mga housemates sa loob, lalaban ka ba o babawi? Ano? Babawiin mo, babawiin mo. Ako lalaban ano ako. Laban, di ba? Lalaban. Lalaban. Dream house. Oo naman. Yun nga lang, kung gusto mo talaga ibigay, dapat... Ipanalo mo muna para sa sarili mo. Huwag mo nang sabihin, ako ha, take ko lang. Dapat, go lahat, pero kung nafe-feel mo na deserving iba, ibigay mo dun sa karapat-dapat. Pero wag mo sayangin yung pagkakataon na hindi ka lumaban kasi... Or yung experience. Oo, sayang eh. Hindi mo man lang ipinaglaban yung mga pangyayari. Buti sana kung... Bakit? Parang nakita ko yung tatlong chin mo gumanan bigla. Busa, hindi mo man lang pinaglaban. Maganda sana, pinaglaban mo, pero sa huli, nalaman mo yung resulta kasi hindi mo pinaglaban at all, di ba? Ay, nako. Kaya headline ka mamaya sa Twin Boy Abuda. Grabe ka, sabi naman ni Chrissy. Oh, expectation, panira si McCoy kay Nico. Reality, nag-giveaway kay Nico para sa dream house. Ako, Nico... Sino ba nagsabi panira si McCoy kay Nico? Ah, baka ina-expect nila na parang imbis na... Separate housemate, two in one. Baka laban pa siya para sa dream house. Paano masabing, ano, panira si McCoy kay Nico? Probably, kasi dikit na dikit kay Elise. Depende, ito, sa mga napapansin lang ha, kasi baka gamitin ko ng mga housemates sa loob na rason na hindi siya nakipag-bonding sa atin. Boto natin si McCoy. Diba? Tapos si Nico matadamay. Pwedeng ganun eh. Pero, ang reality, ang nangyari, binigay ni McCoy kay Nico yung pagkakataon para magka-dream house. Nakapunta ako dun sa bahay ni, ano ah, Nico ah. At parang, kailangan nga niya ng isang bahay. Naiintindihan mo kung bakit gusto niyang ipaglaban yung bahay. Kung bakit ganun kalalim yung hugot niya. At saka may sarili na siya kasing pamilya. Binubuong family. Yeah. Si McCoy, may pamilya na rin. Future. Grabe siya. Nakikita na natin yan. Sabi naman ni Edski, giving up your slot is something, but fighting for it just to give it to someone is quite admirable. Jinmei is love. Ah, yun Jinmei. Jinmei. Pero may point din yung sinabi ni Robbie, parang pag ganon, dapat pinanalo muna niya bago niya sinabi na ibibigay niya. Kasi baka mamaya, may expectation itong si Maymay na, dalawa naman kami para sa slot na to eh, di ba? Or, yung ibang mga housemates, isipin na, bakit si Maymay lang binigyan mo? Baka, napaka-unfair mo naman. Dapat close talaga sila eh. Ayun, naging pwede rin. Little sister talaga niya. Pero we'll see. Si Mick John Paul, iba naman yung sinabi. He says, Nico always plays the kawawa card of the two. Why can't McCoy take a stand? At least for once. Fight for your dream din. Ba't pa niya paglalaban yung dream niya? Eh, nakuha naman niya. Iba din. Nakakakaba! Hindi kasi, I'm sure sinasabi niya, meron din ibang dreams din kasi si McCoy para sa pamilya niya naman. Oo, yan, marami sila magkakapatid. Pero diba? Feeling ko tama rin yung ginawa ni Nico sa isang punto. Kasi, ito, totoo to ah. Hindi naman to gawa-gawa lamang. Na? Sobrang blessed ni McCoy sa outside world. May commercial siya agad. Ang dami niyang mga mall shows. Yes. Na pasama pa sa probinsyano. So, tsaka meron pang dilulutong proyekto para sa kanila ng, ano, ni Elise. Eh. So, kahit anong mangyari, magiging okay na. Mababawi talaga ni Nico yung, ni McCoy, yung makukuha niya mula. Pero I don't think Nico plays the kawawa card. Never ko naramdaman yun. Na, nakikita ko lang na naiiyak siya kapag binibring up yung anak niya. At sino ba namang hindi? Pero I don't think nagpapakawawa siya. Hindi ko nakikita yun. So, kaya humble beginnings. Kasi si Nico, attach na yung story sa kanya na nagsimula siya bilang... Nag-parlor yan, ha? Sneaker. Nag-parlor. Kilala ko yung kung kanino siya nag-assistant na ano, hairstylist. Talagang, ano, inakyat niya yung ladder para makuha kung ano yung meron siya ngayon. Kaya nakaka-proud yung tao yun. Sabi naman ni Cesium, that simple touch on my shoulder speaks a lot.
on the amount of support that Edward is willing to give her. Kaingit. Oh, ingit agad. Oh. Ingit. Tuwa yung mga tao sa ano, ha? Mga yung Mayward. Episode natin sa Gold kanina, yung mga Mayward at Maclis. Busog na busog! 5 PM pa lang, nabusog na sila wow. sa kilig. Ako? Ah. Meron din dito sa online room. Meron din? Ah, mamaya meron Ay, din. Ay, oo, bongga. Okay, abangan si natin yan. Si Mami nakakapit na sa kanyang, ano eh. Saan ba kayo nakahawak? Sa upuan, sa upuan. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ni Mami. Mami, ha? Ayan po, ha? Okay. Pagpatuloy na natin ang ating discussion. Kung yung mga housemates natin lumalaban para sa dream house nila, ikaw, ano ba yung dream house mo, Rob? Dream house ko? Dati, syempre, pagbata ka, gusto mo ng mansion, gusto mo ng parang palasyo. Ang first challenge for the dream house, binuksan na. Players, ang unang round para sa inyong unang dream house challenge. Ay magsisimula in 3, 2, 1, go! Tuesday na pala. Tuesday. Akala mo ano? Akala ko para mga Thursday na, Friday. Kasi agad? Oo, soon natin ang weekend. Ganun dapat ang feels every single day. Dapat masaya, di ba? Pag Tuesday or Wednesday, kalagitnaan ng linggo, parang down ka eh. There's just something today. Hump day nga daw. Oo, na parang itong week na to, sobrang magiging woohoo! Wow! May ganon? At woohoo talaga ang... Grabe yung task na pagdadaanan niya. Ang ganda. Parang ang ganda yung nakaposas ka tapos yung isa ay susukit mo. Gusto mo mga pinuposas ka, Libby? Hindi. Maganda sa task. Ah. Parang challenging. Ang ganda visually, ang ganda panoorin. At saka yung at stake. At stake. Ikaw, maintindihan ko pa rin gusto mo mga poses eh. Okay. Ha? Di ba ginagawa sa inyo yun palagi? Grabe naman. Ganda ng kulit mo si Libby. Ha? Magkikita kasi kami ni Dayanara mamaya. Wow! Ayaw nga pala. Talaga? Bakit? Ano nga? Parang this week yata, kasi saka sa Thursday si Dr. Vicky Bello makipagkita rin kay Dayanara. Oh. At sa Sunday, at sa Sunday nasa ASAP. Diba? Sayaw Nara, oo, abangan ulit natin yan. Ay, talaga malalaking happenings ang nasaksihan kagabi. Isa na nga dyan yung pagbukas ng pinto ni Kuya sa ating Dream Team housemates na makamit ang kanilang dream house. Yung nga sinabi natin kanina. Sobra. Init. Breakfast sa breakfast yung tasa breakfast mo. Breakfast lang, oo. Pero mga pamilya, all over the world, kahit yung mga kapamilya VIPs natin dito, welcome to welcome kayo tumambay sa ating online world. Maraming maraming salamat. Taga saan po kayo? Saan? Quezon City. Ang layo na nilakbay niyo, ha? Oo, mga supporters ni Quezon. Yes, yes. Actually, pag-uusapan natin si Quezon at ibang mga housemates maya-maya. Pero karamihan ng ating mga housemates, nagpakita ng determinasyon na makuha ang dream house. At kayo naman, mga katropamilya, kung determinado namang makuha nyo ang mga latest happenings at ganaps ng ating mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya, patuloy lang po yung mag-log on dito lang sa www.grabbergbrother.com www.grabbergbrother.com/livechat na rin mong i-updated. Yun! Ayan, at tulad nga lang na panood natin kagabi, kahit may mga housemates na nagpaubaya, full house pa rin ang laban para sa kanilang unang challenge na mapapanood natin mamaya sa Primetime Vida. Mm-hmm. Pero speaking of full house din ang mga exclusive scoops na makukuha niyo pag pinalo niyo ang social media accounts na pinag-